tunay ng nasa 33 floral float o karosa ang idinaos na Panagbanga 2024 Grand Float Parade sa Baguio City kahapon February 25. Unang ipinarada ang float ng lokal na pamahalan ng Baguio City kung saan ipinakita nito kung gaano kasagana ang kultura at likas na yaman ang syudad. Kasunod nito ang Hall of Famers na mga karosa. May mga float na hango sa mga kilalang movie. May temang underwater, children's park, palasyo, hugis hayop at iba pa. Nakiisa sa parada ang mga ahensya ng gobyerno at iba't ibang negosyo. Enjoy naman ang maraming turista sa taunang selebrasyon at sa malamig na klima sa City of Pines. Ang ibang mga manonood madaling araw pa lang naglatag na ng popwestuhan sa Session Road. Gaya ng turistang si Sherwin na mula sa Nueva Ecija, alas 4 pa lang nakaabang na sila sa parada at ang iba naman doon na natulog. I'm super excited kasi pinaghandaan din namin yung pagpunta ngayon dito. Bali, mga nung nakaraan pa lang, nagpabook na kami sa hotel para masaksihan namin yung event today. Alright, welcome to Baguio City! Happy Flower Festival! Mula sa Panagbanga Park, dumaan sa Session Road ang float parade at nagtapos sa Melvin Jones sa Burnham Park. 1996 pa nagsimula ang Panagbanga para ibida ang mayamang kultura ng Cordillera. 14 ang nagpasiklaban sa medium floral float category, 13 naman sa large float at 3 small float category kung saan bida rito ang float na hango sa usong-uso sa lungsod na BB Clip. Tampok sa float ang lampong, ang tagapag-alaga ng mga hayop. Ito ay nakatayo bilang isang mahalagang simbolo sa Cordilleras na nagpapakita ng karunungan na ibinahagi sa mga henerasyon tungkol sa pamumuhay na naaayon sa kalikasan. Hindi pinapalagpas ng mga manonood na hindi makuhanan ng picture at video ang bawat dumaraan na karosa, lalo na ang mga mahilig sa groupie at selfie. Amazing. Worth it kahit na medyo malayo sa amin. Then maraming tao, okay lang, worth it talaga. Si 6:30 nandiyan na kami, nag-aabang na kami kanina. So okay naman, worth it talaga. Tapos magaganda din po yung mga floats po na nakita namin. Ang mga katutubong sayaw tampok din sa Panagbanga Festival. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, malaking bagay ang pagdiriwang ng Panagbanga Festival taon-taon dahil sa pagtaas ng ekonomiya sa lungsod, pangunahin na ang turismo. It practically surpassed our expectation. Napakaraming participants. Ang gaganda ng mga floats ngayon. Even our visitors from all over the Philippines at pati mga foreign visitors natin, they were really amazed on the craftsmanship ng ating mga floats. Ngayong araw ay nakatagdang i-anunsyo ang mga nanalo sa Grand Floral Float Competition. Ang mga float ay maaari pa rin bisitahin ng mga turista sa Melvin Jones. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon.